Barangay Love Stories. Ang pakikialam sa buhay ng ibang tao ay hindi magandang gawain, kahit na anong kasarian pa natin. Minsan mas mabuting huwag tayong magsalita bago pa tayo makasira ng relasyon. Ikaw kapuso, kabarangay, paano mo binabago ang sarili mo upang hindi maging chismoso? Dear Papa Dudut, hello po, bago ko po umpisahan ang aking kwento na gusto kong i-share sa Barangay Love Stories ay pabati muna ng isang magandang tanghali. At advance Merry Christmas po sa ating mga kabarangay. Ako po si Chris Mond, 31 years old, taga Kainta. Pero hindi ko po yan tunay na pangalan. Nahihiya po kasi akong magpakilala, lalo na sa tema ng aking storya na masasabi kong hindi pangkaraniwan sa tulad kong lalaki. Sa kasalukuyan ay meron na po kaming mini grocery ng misis kong si Rosan sa palengke sa may floodway. Wala pa po kaming anak kahit 4 years na kaming kasal dahil ine-enjoy po namin na kaming dalawa lamang ang magkasama sa buhay at hindi naman po kami nagmamadali. Papadudod, kung hindi nyo na naitatanong ay fan na fan po ako ng programa ninyo. Sa totoo lang ay nahawahan ko na rin ang misis ko sa pagkahilig na makinig sa mga tampok ninyong storya at sa katunayan ay siya rin ang nag-udyok sa akin na magpadala ng sulat sa inyo. Bali, magsisimula po yun noong bago mag-pandemic. Nang mga panahon na yon ay nagtatrabaho po ako bilang ahente at bodeguero sa isang pabrika ng sitserya sa Pasig. Ang gawain ko ay mag-alok ng mga produkto namin sa mga tindahan sa Rizal at mga karatig na lungsod sa Metro Manila. At ang partner in crime ko po ay ang best friend kong si Alex na nagpasok din sa akin sa naturang trabaho few years ago. Karinderya na to, Chris Mond. Laging napaparami ang kain ko. Buti na lang na-discover mo to tapos sinama mo ako. Siyempre, partner in crime tayo. Sa totoo lang, aksidente lang naman ang pagkakadiskubre ko sa kainan na to. Isang beses kasi may sakit si misis. Hindi niya ako nabaunan kaya napadayo ako rito. Tapos ngayon, tuwing wala akong baon, dito talaga ako pumupunta. Mura na, masarap pa mga tinda nilang ulam. Bukod dun, sexy pa ang mga servidora. Nakita mo ba yung isa kanina? Yung mahaba buhok, yung blondie? Ganda ng hubog ng katawan! Oo, nakita ko pero hindi ka dapat nagpapantasya ng ibang babae. May asawa kang tao, baliw ka ba? Kalma! Hindi ko naman pinagpapantasyaan si ate. Humanga lang. Humanga raw. Naku Alex ha, ayus-ayusin mo. Kahit best friend kita, tatamaan ka sa akin. Masyado ka namang seryoso. Siyempre, hindi ko sasaktan at lulukuhin ang misis ko. Loyal yata ako tulad mo. Aba, dapat lang. Sobrang ilap na ng lahi natin. Kaya dapat good boy lang tayo para mabuhay pa tayo ng matagal. Sira, ano namang connect nun? I-connect mo na lang. Kau na bahala. Maiba tayo. Alam mo na bang balita dun sa supervisor nating panot? Hindi eh. Ano bang meron? Magre-resign na ba siya? Ano ba yan? Huli ka na sa chismis? Siyempre hindi pa siya magre-resign. Sayang nga eh. Pero ang narinig ko kasi sa opisina, nagpunta raw yung asawa ni Panot nung nakaraang araw. Tapos gumawa ng eksena. Pinagsasampal at pinagbumura yung kabit niya na walang iba kundi yung mismong sekretarya niya. Grabe nga raw yung nangyari. May video ako sa cellphone. Gusto mong panoorin? Kaso mamaya na lang pala kasi lobat na ako. Pabitin ka naman eh. Pero grabe naman yun. Mambababae lang bisor natin, magpapahuli pa. Teka, paano nga ba nalaman ng asawa niya? May nagtimbre ba?
Hindi naman kasi nila tinatago kaya malamang na malalaman yun ng misis niya. Pero feeling ko, may nakakita sa kanila nung nagpunta sila sa isang kapihan malapit doon sa bundok. Narinig ko kasi sa isang driver natin na may nakakita raw sa kotse ng supervisor natin na papunta doon sa gawing yun. Malamang, kasama niya yung sekretarya niya. Masyadong nakampante, ganun. Sayang, wala tayo sa office nung mangyari yun. Ang saya siguro nilang panoorin ng live. Sinabi mo pa, pero meron namang video. Mamaya, panoorin mo pag nakapag-charge na ako. Sige, sige. Teka, order pa ako ng rice. Medyo kailangan kong magpalakas kasi may gagawin kami ni Mrs. mamayang gabi. Yan tayo eh. Damay mo na rin ako ng isang kanin dyan. Masarap talaga tong sinigang na bangus nila. Papa Dudut, akala nyo ba ay sa mga kababaihan lamang uso ang pagiging marites o hilig sa mga chismis? Kung hindi kasi alam ng mga kabarangay natin, mas chismoso pa po kaming mga lalaki. Hindi ko naman po nila lahat pero karamihan talaga sa amin ay mahilig sa mga chika o bagong kaganapan na pag-uusapan. Hindi lang po talaga halata kasi hindi kami vocal katulad ng mga babae. Kumbaga ay marami kaming nalalaman dahil mahilig kaming mag-observe. Pero ibahin niyo po kami ng kaibigan kong si Alex na kilala na rin ng misis ko na kaut-utang dila ko. Ewan, pero kapag kami ang magkasama ay hindi po talaga kami maubusan ng mapagkwekwentuhan. Matatawa ba kayo kung kahit yung janitress sa pinagtatrabahuhan namin ay alam namin ang family history? Siyempre alam ko po na hindi magandang ugali ang makipag-chismis, pero hindi ko po talaga mairaos ang isang araw na hindi nakapagbabahagi ng bagong kwento na narinig ko sa paligid. Alam ko po ang iniisip ng mga kabarangay natin. Nakalalaki kong tao ay napaka-chismoso ko. Pero sino po ba sa atin ang hindi nahilig sa dalahira o chismis tungkol sa buhay ng iba? Wala naman po, hindi ba? Kaso sa sobrang hilig ko pong makipagkwentuhan ay hindi ko na po alam ang limitasyon ko. Lagi tuloy akong pinagsasabihan ng asawa ko, Papa Dudut. Kasi malimit ko naman yung pinagsasawalang bahala, mga kabarangay. Ang astig, di ba? Parang pro boxer ang asawa ng bisor namin nung sinuntok siya nito sa muka. Dapat lang yun sa kanya kasi babaero siya. E di nakita niya yung hinahanap niya. Ano masasabi mo, babe? Ang masasabi ko lang, burahin mo na yung video na yan. Bakit naman? Nag-enjoy pa akong panoorin eh. Yaan mo lang! Anong hayaan? Ibig mo bang sabihin natutuwa kang nakikita na nagkakagulo yung mga kasamahan mo sa opisina? Ganun ba yun? Babe naman eh. Siyempre hindi. Di raw, pero tawang-tawa ka habang nagsasabunutan yung dalawang babae dyan sa video. Tapos parang sinisilihan niyang puwet mo nung kinukwento mo sa akin kung ano pa yung mga sumunod na nangyari pagkatapos sugurin ng asawa ng bisor mo yung kinakalantarin niyang babae. Anong gusto mong gawin ko? Pigilan ang reaksyon ko. Isa nakakatawa naman talaga eh. Biruin mo, malaking kahihiyan yun. Naturingan pa naman siyang supervisor pero yung pinagagawa niya hindi bagay sa posisyon niya. Babe, hindi ko kinukonsente ang pambababae ng bisur mo dahil kahit sa ang angulo tignan, kasalanan yon. Ang tinutumbo ko rito, ano ba kasing pakialam mo sa kanila? Buhay nila yon. Hindi mo na kailangan mag-invest sa drama nila. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo burahin mo na yung video nila sa phone mo dahil baka mabahama ka pa. Ang KJ mo naman, babe. Ikaw, Crismonda, paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo na tigil-tigilan mo na yung pagiging chismoso mo. Hindi na magandang ugali yan ha, sa totoo lang. Nahahawa na rin yung best friend mong si Alex. Para kayong mga timang. Nagtatampo ka ba kasi mas updated sa showbiz happening si Alex kesa sa'yo? Ano? Siyempre hindi! Baliw ka ba? O puso mo! Kalmaan mo lang kasi. Nagbibiro lang ako eh. Puro ka biro. Hindi mo na siniseryoso yung mga sinasabi ko. Aalala lang naman ako sa kapakanan mo kaya ako nagkakaganito. Ayoko naman talagang maging kontrabida sa mga trip nyo ni Alex. Pero natatakot ako na baka isang araw, ikapahamak mo yung pagiging chismoso mo. Bakit ba hindi mo mag-gets yun? Babe,
Salamat sa pag-aalala mo pero sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayaring iniisip mo. Malabo yun kasi wala naman kami ginagawang masama ni Alex. Nagkukwentuhan lang kami. Nagkataon lang na mas malaman kapag buhay ng ibang taong topic namin. Ewan ko sa'yo, ang tigas ng ulo mo. Basta walang sisihan kapag napahama ka dahil sa ugali mong yan, ha? Uy nga pala, may binili ka bang ulam? Hindi ako nagluto. Hala, nagpabili ka ba? Oo, nagtext ako sa'yo kanina bago ka umuwi galing trabaho. Nagreply ka pa nga ng okay, babe. Huwag mong sabihing nakalimutan mo. Pasensya ka na, babe. Nawala sa isip ko. Nakita ko kasi si Alex tapos nagsabay na kami pa uwi. Eh, napasarap yung kwentuhan namin. Aray! Babe, ba't mo naman ako binatukan? Nakuha mo pa talagang tanungin kung bakit? Hala, sige. Pumunta ka na lang dun sa best friend mo at dun ka makikain. Order na lang ako ng kakainin ko. Babe naman, i-order mo na lang din ako. Nagugutom na rin ako eh. Ah, nagugutom ka? Himala, akala ko kasi busog na kayo ng kaibigan mo. Kakakain nyo ng chismis. Magsama kayong dalawa. Kahit chismoso akong tao ay maingat naman po ako, Papa Dudut. Kumbaga, bago ko bitawan ng isang kwento ay sinisigurado ko naman pong totoo ito. Ayoko naman pong mabansagang certified marites kung puro pahangin lamang ang mga sasabihin ko, Papa Dudut. Para sa akin, kung magkakaroon man ako ng ganong titulo, yung maganda na sa pandinig. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay busy akong tao, masipag po ako sa trabaho at sa bahay namin. Kaya nga wala ring maipinta sa akin ang misis ko bukod sa pagiging madaldal ko. Sa kabila ng pagiging abala ko sa buhay at sa pangarap namin mag-asawa na magkaroon ng negosyo in the future, meron at meron pa rin po akong oras na makipagchismisan. Isang araw ay hindi po nakapasok sa trabaho si Alex, kaya inip na inip ako. Hindi rin naman kasi ako nakalabas noon para mag-deliver at mag-alok ng produkto namin dahil nag-aayos kami ng inventory sa warehouse. Sa lahat po ng mga katrabaho ko ay si Alex lamang ang close ko at pinagkakatiwalaan, lalo na sa mga pinag-uusapan naming chismis. Kaya nga sabi ko noon sa sarili ko ay kulang ang araw ko. Nang mag-uwian, excited ako dahil si Rosan na lamang ang plano kong daldalin sa bahay namin. Along the way, tinext ulit ako ng misis ko na bumili na lamang ng lutong ulam sa madadaan ng kong canteen dahil napagod daw po siya sa paglalaba. At bilang masunuring mister ay huminto ako sa paborito naming karinderya na madalas naming kainan ni Alex, tapos ay hindi sinasadyang naaktuhan ko pa po siya doon habang may kasamang babae. Pero hindi niya po misis yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang gabing makita ko po si Alex kasama ang isang babae na hindi ko kilala, nagsimula na po akong kutuban ng masama. Paano ba naman ay halos magkasunod lamang kaming kinasal ng mokong na yon sa Huwes. Kilalang kilala rin namin ni Rosa ng misis niya, tapos biglang may makikita akong ibang babae na kasama niyang kumakain at katawanan niya ng gabing yon. Sa totoo lang ay ayoko naman pong umeksena sa kanila, kaya hindi na lamang ako tumuloy sa pagbili ng ulam, sa halip ay sa ibang karinderya na lamang ako nagpunta. Hindi na ako magtataka kung hindi nasarapan si Rosan sa ulam na binili ko ng panahon na yon. Tapos ayun nga, Papa Dudut, biglang nag-active ang pagiging marites ko, pero hindi ko po yon agad na binanggit kay Rosan. Kumbaga eh gusto ko po munang makumpirma ang mga tanong sa isipan ko, at alam kong si Alex lamang ang makakasagot ng mga yon. Kaya nga po kinabukasan ay pilit ko siyang pinaamin sa pamamagitan ng mga pasaring kong kwento at tanong ng pangungumusta sa relasyon nila ng asawa niya. Kasi parang palo si Alex. Masyadong madulas. Wala po akong mahitang kahit na ano sa galing niyang magpaligoy-ligoy at magbago ng usapan. Alam mo, Lex,
Ba't kaya hindi natin surpresahin ng double date ang mga misis natin? Bakit bigla mo namang naisip yan? Lolong, kasi parang ang tagal na nung huling beses kami lumabas ni Rosan. Busy din kasi siya sa online shop niya at mga order eh. Tapos ako rin, busy sa trabaho natin. Kung gusto mong ilabas ang misis mo, gawin mo. Kayo na lang, dahil busy kami ng asawa ko sa ibang bagay. Kayo ba talaga ng asawa mo? O baka ikaw lang? May sinasabi ka ba? Ha? Ang sabi ko, kaya nga double date, di ba? Tapos kami lang ni Rosan. No, kaya yun? Kulit mo naman, Chris Mundi. Para naman sa mga misis natin yun. Baka hindi natin alam, nagtatanim na pala sila ng sama na loob sa atin. Kasi nawawala na tayo ng time sa kanila. Busy na tayo sa trabaho, tapos busy pa tayo sa ibang bagay. Ano bang ibig mong sabihin na busy sa ibang bagay? Meron ka bang ibang pinagkakaabalan bukod sa trabaho natin? Chris Munda, baka illegal yan. Parang sira naman to. Siyempre wala. Ano pa bang pagkakaabalahan ko? Bahay at trabaho lang ako. Baka ikaw meron. Ha? Huh? Wala rin, baliw. Good boy yata tong pare ko'y mo. Kung meron man akong ibang pinagkakaabalahan, malamang sinabi ko na sa'yo. Partner in crime tayo, di ba? Bagay. Pero kamusta na ba kayo ng misis mo? Ayos naman kami. Yun lang? Medyo ang weird mo ngayon ah. Ano ba kasi ang gusto mong malaman? Wala naman. Sinasabi ko lang na, di ba, kapag may hindi kayo pinagkakaunawa ang mag-asawa, dapat nyo yung ayusing dalawa imbis na humarap ng iba. Ha? Anong humarap ng iba? Ibang kausap. Pero kung may mga bumabagabag sa'yo, pwede ka magsabi sa akin ha. Kasi nga, mag-best friend tayo. Papayuan pa kita kung paano mo susuyuin ang misis mo. Expert yata ako pagdating sa mga bagay na yan. Lalo kapag naiinis sa pagmumukha ko si Rosan. Salamat. Pero ayos lang kami ng asawa ko. Hindi mo na kailangan mag-abala at mag-alala. Promise? Promise. Alam mo, para ka talagang sira. Ano ba kasing meron? Wala nga. Pero hindi ba talaga isasama sa double date? Sige na nga, sasabihin ko sa asawa ko. Alam kong hindi mo ako titigilan eh. Pero kung sakali, may pagdadala na ba tayo sa mga misis natin? May alam ka bang magandang lugar? Yung mura pero masarap kainan? Bukod dito sa karinderya na kinakainan natin? Siyempre meron! Ako pa ba? Naks! Kaya sayo ako eh! Papadudot, dahil wala po akong napala kay Alex kahit na ilang beses ko na siyang kinukulit, ay lalo lamang pong lumala ang pagiging curious ko tungkol sa babaeng kasama niya ng gabing yon. Napatanong pa nga ako sa sarili ko kung kilalang kilala ko na nga ba ang kaibigan kong yon, lalo pat nagsimula na rin siyang manahimik. Kumbaga eh, hindi na siya nakikipagkwentuhan sa akin, Papa Dudut. Hindi na rin kami sabay umuwi at napansin ko po na lagi siyang may kausap sa cellphone niya. Akala ko nga nung una eh, misis niya yon, pero hindi, dahil minsan kong narinig na ibang pangalan ng babae ang binabanggit niya, kaya medyo kinutuban na ako. Dahil sa mga nangyayari ng panahon na yon ay hindi po ako mapalagay. Kumbaga eh, aligaga akong mapatunayan na lang bababae nga ang lokong yun. Kung sakali mang totoo ay gusto ko siyang pangaralan at bugbugin, dahil pinakaayaw ko sa lahat yung pinagtataksila ng babaeng pinili mong makasama habang buhay. Tawagin niyo na po akong corny, pero mahal na mahal ko po si Rosan para mambabae o maghanap ng iba. And that time, Papa Dudut, ay napansin na rin po ng misis ko ang frustration ko. Kaya naman, tinanong na niya ako kung meron ba akong problema. Tapos ay doon ko na nga po sinabi sa kanya ang lahat-lahat. Himala, nananahimik yata ang madaldal kong asawa. Anong meron, babe? May sakit ka ba? Babe naman eh. Nag-iisip ako. Huwag kang magulo. Ay, ako pa ang magulo. Naku, pasensya na po, sir. Pero ano ba kasi ang iniisip mo? Naku, huhulaan ko. Chismis na naman yan, ano? Share mo naman. Oo, kita mo na. Chismosa ka rin. Hoya, mas chismoso ka pa rin. Ano na, naghihintay ako ng chika. Babe, alam mo, malakas ang kutob ko na nang bababae si Alex. Ano? Natatandaan mo ba yung nag-text ka sa akin na bumili ako ng ulam natin pag-uwi ko galing trabaho?
Doon dapat ako bibili sa karinderya na masarap ang mga lutong ulam. Pero hindi na ako tumuloy dahil nakita ko doon si Alex. May kasamang ibang babae, kaya hindi na ako lumapit. Nandun silang dalawa kumakain. Ngayon ko palang sinabi sa'yo kasi sinusubukan ko siyang paaminin itong nakalipas na araw. Kaso wala ako na pala eh. Ang galing niyang ibayin ang usapan. Hanggat hindi sa kanya mismo nang gagaling, walang katotohanan ang paratang mo, babe. Naririnig mo ba ang sarili mo? Pinaghihinalaan mong nambababae ang kaibigan mo. Ano bang malay natin? Baka kamag-anak niya yung kasama niya. Di wala kang ang ebidensya na babae niya yon. Tapos ganyan ang iniisip mo? Hoy, Crismond ha? Wala akong ginagawang masama rito. Sinasabi ko lang nasa isip ko. Saka, hello? Sino nang bababae ang amin na nambababae siya? Ay nako, taktika talaga ninyong mga lalaki yan. Alam na alam mo. Excuse me, labas ako dyan. Loyal ako sa'yo, no? Siguraduhin mo lang ha, dahil gigilitan talaga kita ng leg. Balik tayo kay Alex. Tigilan mo na yung pakikialam sa kanya ha. May katotohanan man o wala ang mga sinasabi mo tungkol sa pambababae niya, wala ka na doon. Labas ka na doon. Ika naman niya tatay para maging concern sa kalokohan niya, di ba? Hindi nga, pero kaibigan niya ako. Saka, hindi ka ba naawa sa misis niya? Siguradong walang kalam-alam yun sa pinagagawa ng magaling niyang asawa. Uy, anong plano mo ngayon? I'm sure hinding-hindi na magsasabi sa'yo si Alex dahil ang chismoso mo kaya. Uy, sobra ka naman. Wow ha? Na-offend ka pa talaga? Samantalang totoo naman. Hindi ako na-offend sa pagiging chismoso ko. Na-offend ako kasi hindi siya nagkukwento sa akin. Ibig sabihin lang nun, totoong inala ko. Nambababae si Alex. Walang iyang yun. Hindi na nakontento sa asawa. Nakuha pa talaga humarot ng iba. Naku, ayusin mo lang talaga na hindi ka madadamay sa gulong yan, ha? Sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka talaga sa akin. Bakit kaya imbis na tamaan ako sa'yo, halika mo na lang ako, babe. Dali na. Naghihintay na ang uso ko ng kalinga mo. Sakto, day off ko ngayon. Wala man lang ba akong good morning kiss sa misis kong maganda? Naku, ewan ko sa'yo. Para kang kuhol kung makanguso dyan. Pero totoo yung maganda ang misis mo. Buti naman at malinaw ang mga mata natin sa bahay na to. Oo, malinaw na malinaw. Kiss mo na ako dali. Tapos sabay tayong maligo ah. Excited na ako. Alam ko po na nagwo-worry lamang si Rosanne kaya ganun niya akong pagsabihan. Pero hindi yon naging hadlang para mawalan ako ng interes sa mga pinaggagawa ni Alex. Kasi kung sakali mang may iba siyang babae ay kawawa naman po ang misis niya. Kaya nga kahit na anong pagpapaalala sa akin ng misis ko na huwag isangkot ang sarili ko sa gulo o isyo nilang mag-asawa, ay nagbingi-bingihan po ako at naisip kong gawin ang alam kong tama. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko mako-confirm kay Alex ang katotohanan, kukumustahin ko na lamang silang mag-asawa. Kaya nga pagkatapos ng trabaho ay hindi ako nagsabi kay Rosanne na pupunta sa inuupahang apartment ni na Alex para palabasing bibisitahin ko siya. And that day, absent po sa work si Alex. So inaasahan kong maaabutan ko siya sa bahay nila pero pagdating ko po doon ay wala ang mokong. Ang malupit pa, Papa Dudut. Ang alam daw ng misis niya ay pumasok siya sa trabaho dahil lately, nagsabi raw sa kanya si Alex na magsisipag para makaipon sila ng pera para sa plano nilang pagkakaroon ng anak. Sa isip ko ay hindi yon totoo dahil nagsisinungaling si Alex sa kanya, Papa Dudut. At sasar ko kay Alex dahil sa panloloko niya. Sa asawa niya ay nasabi ko po ang tungkol sa babaeng nakita ko na kasama niyang kumain ng gabing yon sa karinderya. Madalas, Papa Dudut, kateks at katawagan sa phone ni Alex yon na pinaghihinalaang kong kinakalokohan niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, huli na po para bawiin ko ang sinabi ko sa asawa ni Alex ng gabing yon kahit na nag-aalala ako na baka mag-away silang mag-asawa. May bahagi sa loob ko na proud dahil alam kong ginawa ko naman ang tama. May parte naman na hindi mapakali dahil paano kong maging mitsa yon ng pagkasira ng relasyon nilang mag-asawa. That night ay ikinuwento ko po kay Rosanne ang nangyari tapos ay nagalit po siya sa akin ng husto.
Paano raw kung mapahamak ako dahil sa pagiging chismoso ko? Ending, sa bangko ako natulog dahil ayaw daw po niya akong katabi sa kama. Nang sumunod na araw, magaan po ang loob ko na gumising sa umaga dahil pakiramdam ko ay nakagawa ako ng tama at mabuti. Kung tatanungin niyo ako kung dismayado ako kay Alex dahil sa mga pinaggagawa niya ay sasabihin kong oo, Papa Dudut. At kahit na kaibigan ko siya, hindi ko po dapat konsentihin ang kalokohan niya. Dapat ay matuto siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Kaya nga kahit papaano ay hindi na ako nakaramdam ng konsensya dahil sa nasabi ko sa asawa niya. Kaso nawala sa isipan ko na nang dahil sa ginawa ko ay posibleng ang pagkakaibigan namin ni Alex ang mawala naman, Papa Dudut. Hoy, Chrismon! Sana masaya ka na sa ginawa mo! Lumabas ka dyan sa bahay niyo! Ungas ka! Oh, Alex! Ang aga-aga, hiblad ka dyan! May problema ba? At ang lakas pa talaga ng loob mo na itanong sa akin yan? Paano ko sabihin kung meron? Para sa kaalaman mo, nag-away lang naman kami ng misis ko kagabi at pinalalayas niya na ako sa bahay namin! Kasalanan mo lahat to dahil ang daldal mo! Oh, sige, madaldal nga ako. Pero alam mo, nagsasabi ako ng totoo. Saka, bakit ikaw may gano'ng magalit dito? Kapal din naman ang mukha mo, no? Ah, ganun ha. Makapal pala ha. Chris, Moore! Aray! Hayop ka, Alex! Bakit mo ako sinuntok? Bagay lang yan sa'yo. Chismoso ka kasi. Hoy! Alex, tumigil ka na nga! Nagpunta ka lang ba rito para manggulo? Natawag ako ng barangay! Yung asawa mong pakialam meron ang pagsabihin mo, Rosan. Alam mo ba ang ginawa niyang asawa mong magaling? Sinira lang naman niya ang relasyon namin ng misis ko. Galing mo rin man baliktad ha? Ano sinira ako? Ikaw ang totoong sumira sa relasyon niyo. Hoy Alex, alam ko may kinalolokohan kang ibang babae. Nakita ko pa nga kayo na magkasama habang kumakain doon sa karindire na madalas natin kainan. Sige, deny mo pa. Nakunan ko kayo ng picture gamit yung cellphone ko. Ang kapal mo talaga. Akala ko ba kaibigan kita? Kaibigan mo nga ako. Pero hindi ko kukonsintihin ang kalokohan mong hayop ka. Ang lakas naman ng loob mong mambabae samantala may asawa ka. Hindi ka na ba talaga naya sa misis mo? Hindi mo kasi naiintindihan, kaya hinuhusgaan mo ako ng ganyan. Kaya nga'y paintindi mo sa akin. Matagal na kaming hindi okay ng asawa ko. Napapansin ko kasi na wala na siyang oras sa akin at sa relasyon namin. Simula nung malaman namin pareho na imposible kami magka-baby dahil baog ako. Alex naman! Hindi pa rin yung dahilan para humanap ka ng atensyon sa ibang babae. Alex, please! Kung kaya nyo pang ayusin ang asawa mo ang relasyon nyo, gawin mo! Baka nalilito ka lang! Humingi ka ng tawad sa kanya at tanggapin mo ang pagkakamali mo! Aamin na talaga ako eh! Kakausapin ko na ang misis ko pero inunahan ako ng asawa mo! Kasalanan mo talaga to, Chrismon! Ikaw may kasalanan dyan kaya lusutan mo yan! Umalis ka na nga! Kapag hindi ako nakapagtimpi, baka ganti ako pa isuntok mo sa akin! Aalis talaga ako rito! Pero tandaan mo, hinding-hindi na kita ituturing na kaibigan! Papa Dudut, hindi ko po masisisi si Alex kung magalit siya sa akin pero sa kanya na rin pong bibig nang galing ang totoo. Na totoo nga ang hinala kong nambababae siya. Siguro'y dala na rin ng emosyon at asar dahil sa pag-aamok niya ng araw na yon ay nakapagsalita na rin po ako ng masasakit na bagay na ni sa hinagap ay hindi ko naisip na masasabi ko sa mismong kaibigan ko. Malaki po ang utang na loob ko kay Alex dahil siya ang nagpasok sa akin sa trabaho ko noon. Siya rin po ang kasakasama ko at nagturo ng mga bagay na hindi ko alam at hindi ako pamilyar. Bukod doon ay magkaklase kami sa high school, magkabarkada at parang kapatid na nga po ang turing ko sa taong yon. Kaya masakit sa akin na nasira na lamang basta-basta ang aming relasyon. Alam ko po, Papa Dudut, na may kasalanan din ako sa mga nangyari. Malaki po ang pagsisisi ko dahil masyado akong naging padalos-dalos. Nang araw na yon ay umuwi po si Alex sa bahay nila
Tapos ng sumunod na araw naman ay nabalitaan kong nag-resign na siya sa factory. Sobrang lungkot ko po noon dahil nagkalamat ang pagkakaibigan namin. Kaya nga doon na ako nagsimulang mag-isip-isip kung tama pa ba na ipagpatuloy ko ang pagiging chismoso na wala sa lugar matapos ang mga nangyari. Lahat po yon ay sinabi ko sa misis kong si Rosanne kahit na nga alam kong pwede niya akong sermonan. Naisip ko pong deserve ko ang anumang masasakit na salita na mga sasabihin niya, Papa Dudut. Sana naman natuto ka na sa mga nangyari, babe. Hindi sa lahat ng pagkakataon, kailangan updated ka sa buhay ng ibang tao. Oo nga, babe. Ngayon ko mas naintindihan na sumusobra na ako sa pagkahilig sa chismis. Sana pala nung una nakinig na ako sa'yo. Hindi sana nasira ang pagkakaibigan namin ni Alex. May kasalanan naman talaga si Alex. Pero meron ka rin kasalanan. Dahil hindi mo sila hinayaang mag-asawa na mag-usap. Kumbaga, namagitan ka, pero hindi para pagkasunduin sila. Kung pwede ko lang ibalik ang lahat, itatama ko mga pagkakamali ko. Ay, alam mo, iniisip ko rin kung naging mabuting kaibigan ba ako kay Alex. Kasi imbis na kausapin ko siya na masinsinan tungkol sa nangyayari sa kanya, mas nanaig yung pagiging judgmental ko. Mas sinilip ko yung pagkakamali niya imbis na tulungan siyang itama yun, lalo na sa asawa niya. Tapos yun nga, wala talagang magandang na idudulot ang pagiging madaldal. Hindi mo man maibalik ang nangyari na, pwedeng-pwede mo pa rin itama ang pagkakamali mo sa pamamagitan ng pagbabagong buhay. Alam ko na mahirap bitiwan ang mga bagay na nakasanayan na natin. Kaya nga ang maipapayo ko lang, huwag mo tong gawin overnight. Unti-unti, kumbaga, araw-araw pwede kang may gawin para mas mapabuti ang sarili mo hanggang sa dumating yung time na okay ka na, na mas maayos na yung disposisyon mo sa buhay. Salamat, babe. Sana nga dumating yung araw na sinasabi mo. Basta ba pagsisikapan mong maging mabuting bersyon ng sarili mo, magugulat ka na lang na okay na ang lahat. Alam ko mahihirapan ka sa umpisa, pero kapag mas nag-focus ka sa sarili mong progreso kesa sa buhay ng ibang tao, dun ka mag-grow. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ako, babe. Hindi mo lang ako basta asawa, best friend mo rin ako. Sa akin ka na lang magkwento, wag na sa ibang tao. Promise, hindi ako madaldal katulad mo. Alam mo, ibang klase ka rin eh. Tama talaga ang desisyon ko na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Aba, bakit? Meron pa bang iba dyan? Sige, doon ka na. Tinatakwil na kita. Siyempre, wala. Grabe naman sa pagtakwil, babe. Hindi ba pwedeng kiss mo na lang ako? Ay naku, ang lakas mo mang bola. Salamat ka, mahal kita. Mas mahal kita. Ewan ko sa'yo. Papa Dudut, hindi po madaling baguhin ang ating sarili tungo sa mas mainam na bersyon ng pagkatao natin. Lalo na nga kung meron tayong bagay na kinasanayan at mahirap nang alisin sa ating sistema. Pero yun nga po ang pangunahing dahilan kaya ako sumulat sa programa ninyo. Walang iba kundi ang maibahagi sa ating mga kabarangay ang storya ng mga karanasan ko sa buhay na sana'y kinapulutan nila ng aral at inspirasyon. Kung tatanungin niyo po kung kumusta ang relasyon namin bilang magkaibigan ni Alex, sa ngayon ay wala po kaming komunikasyon. Pero sinubukan ko naman pong mag-reach out sa kanya at humingi ng tawad. Nalulungkod po ako na nasira ang aming samahan lalo pa at may kasalanan din ako sa mga nangyari. Pero sinabi sa akin ni Rosanne na minsan ay may mga pagkakaibigan na hindi nananatili. Pero meron din naman pong nagbabalik sa tamang panahon. Sa kasalukuyan ay magkatulong po kami ng misis kong si Rosanne sa pagpapatakbo ng aming negosyo. At masaya po kami kasi nakakabawi na kami matapos magkaroon ng lockdown dahil po sa pandemic. Papa Dudut, wala po kaming ibang hiniling ni Rosanne kundi ang tuluyan ng gumaling ang mundo at maging mabuti ang lahat ng
nakatira dito. Maraming maraming salamat po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko at sana'y nakapagdulot po ito ng aliw at aral sa ating mga kabarangay. God bless po sa inyong programa. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever na lagi nakatune in, Chris Mond. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1, number 1 forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.